only way para madugtungan ang buhay ng anak nyo is for you to find a healthy donor. Doc, willing po ang maging donor. Alam ko ang ginagawa ko. At para sa akin, ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Kukontra ako hanggat gusto ko. Dahil nagmamalasakit ako bilang ama mo, hiwalay mo na si Iris. Tiwanan mo na ako. Kasi hindi mo ako responsibilidad. Hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo. Kapag mahal mo ang isang tao, kaya mo bang ibigay hindi lang ang iyong puso, kundi ang iba pang bahagi ng iyong katawan at pagkatao para madugtungan ang kanyang buhay. Yan ang buod ng ating nakakakilig at nakakaantig na totoong kwento ng wagas na pagmamahal. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang, My Kidney Belongs to You, The Philip Maala and Irish Maniwang Love Story. Push mo na kaya, mag-speak ka nga dyan. Sige. Nakuhian mo na. Ayun na! Ayun na! Ah! Oh my God! The minute! Siya pa, gamit mo! Kailan kaya ako mapapansin ni crush mo? Hello, yung mga katulad ni Philip, pinipilahan yan. At ipipila ako, ayun na! Grabe, girl. Love mo talaga siya, no? Oo naman. Kaya sana, supportan mo na lang ako, bes. Hello, ako pa ba? Eto, nakuha ko na number na sa phone ko. Bigay ko sa'yo, mama. Talaga? Sige. Guwapo niya. Kilig ka, girl. Philip, ikwento mo nga sa amin, saan kayo nagkakilala ni Irish? Bali, third year high school po ako noon. Fourth year high school siya. Kamusta naman ba ang relationship mo sa, una muna sa mama mo at saka sa papa mo? Yung sa mother ko po, talagang sobrang close po kasi kami nun. Oh. So, lagi po kaming magkakasama sa pagtulog, sa pagkain, pag mag-shopping sa mall. Okay. Yung sa father ko naman po, lagi po kasi siyang nasa work eh. Anak, bumalik ka tayo sa bahay. Nang tumawag yung papa mo kanina, sabi niya on the way na siya. Naman, malilate kayo sa check-up niyo sa doktor eh. Tsaka huwag na tayo umasa na magpapakita pa si papa sa atin. Di naman niya tayo priority. Pangalawang pamilya niya lang naman tayo. Ikaw naman anak, natatampo ka na naman. Oo, may ibang pamilya yung papa mo. Pero ginagawa naman niya yung makakaya niya para tuparin yung responsibilidad niya sa atin. Mahal niya tayo, anak. Hindi naman totoo yan. Ma! Ma! Oh, ito pala papa mo eh! Ayos sa'yo, hintay niya na ako eh. Ha? Nabutan ko pa kayo. Oo nga. Mukhang nainip tong binatang poging-pogi na to ah. Anak, balita ko meron ka raw niligawan ah. Ano naman eh. Oh, kaya namin siya makikilala. Ano pangalan niya, anak? Irish. Ma! Uy! Yung binata namin, magkaka-girlfriend na yan. Oh, gaya mo kayong diskarte ko. Kung paano ko diskarte yan ng mama mo. Ha? Haranahan mo si Irish. Para mapasagot mo agad siya. Patuhin mo naman pa. Oh. Ganyan ang ginawa ng papa mo sa akin noon. Eh, huwag ko sa'yo. O, tara na. Halika na, halika na. Malay pa tayo. Hanggang iwanan ang lahat upang makapit.
Ang ganda ng kanta, no? Oo nga. Sobrang ganda. Irish. Bawal. Hindi bawal kiligin, ha? Ay! Ano ka ba? Ang bilis mo naman. Sige, aminin ko. Super crush talaga kita. Ako yung unang nag-text sa'yo, pero conservative naman talaga ako. Irish, sorry ah. Pero hindi na kasi ako makapaghintay eh. Kailan mo ba akong sasagutin? Eto, promise ha. Promise, kapag sinagot mo ako, lahat, lahat ibibigay ko sa'yo. Grabe naman yun. As in, lahat? Oo! Oh! Promise yan. Di ba gano'n naman talaga? Sabi kasi sa akin ng mama ko, kapag mahal mo ang isang tao, handa ka isakripisyo ang lahat para sa kanya. Kahit buhay mo. Oh. Bakit? Ang seryoso mo kasi masyado eh. Ang matured. Pero gusto ko naman yun. Sandali. Ibig sabihin nun, tayo na? Ay. Ang hina mo naman. Girlfriend na kita? Girlfriend na ako. Pwede na tayo mag-kiss? Uy, hindi. Sige, okay na to. Salamat, Irish. Salamat. Yung inyong relasyon, meron ba mga pagsubok na pinagdaanan? Ma! Bakit naman, ma? Ma! Ma, bakit naman sa'yo mo malaki yun? Ba't mo ginawa ito sa akin, ma? Ma! 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 Matapos mamatay ang kanyang ina, kinailangan ni Philip na bumukod dahil may ibang pamilya na ang kanyang ama sa una nitong asawa. Nagkataon namang may paupahang kwarto ang pamilya ng girlfriend niyang si Irish. Kaya doon na lang muna nangupahan si Philip. Hanggang sa... Sweet naman ang mahal ko. Kaso baka may mga chismosa dyan sa labas na makakita sa atin. Eh, nagre-rent lang naman ako ng kwarto dito sa inyo. Sabihin nila, nagle-live-in tayo. Mahal, as long as wala naman tayong masamang ginagawa. Wala dapat tayo kahiya. Love, love lang dapat. Tama. Irish, anak! Ay, nako. Muti ko nang makalimutan yung baon mo. Nako, Nay. Pasensya na po. Pero salamat, Nay. Sige. Ubusin mo lahat ng tubig dyan, ha? Para magumaling na yung UTI mo. Apo. Sige po. Doon na kayo sa kanto mag-abang ng tricycle, ha? Para hindi kayo malate. Apo. Sige po. Philip, pakisundo na lang siya, ha? Pagkatapos ng school, ha? Sige po, tita. Alagaan. Ako na po bahala. Alagaan mo baby ko, ha? Sige po. Sige. Sige, nanay. Alis na. Sige, ingat kayo, ha? Sige po. Sige. Oh, ako na dito. Ay. Sige, sige. Ako sige. Yung ibang dokument... Mahal?
Mahal! Mahal, ano nangyari sa'yo? Nay! Ha? Nay! Mahal! Ano nangyari? Anak! Hindi ko po alam eh. Nay! Saan? Saan ang sakit? Nay, dito! Sa likod? Oh! Dali lang natin sa ospital. Oh, sige po. Sandali, maghanap ako sa sasakyan. Halika, halika, halika. Out! Ah! Dito ba? Dito? Dito! Hello, Mare. Mare, nandiyan ba si kumpare? Kasi ito, kailangan namin ang sasakyan. Mamasahe ko. Hi, Iris! Welcome to Magpakailanman! Hello po, Tita Mel. Kailan mo unang naranasan yung ano? Yung problema mo sa kidneys mo? 2013 po, nakakaramdam na po ako ng pananakit ng sikmura. Pero hindi ko po kasi iniinda. Then, 2015, inantay ko po muna makagraduate yung aking mga estudyante dahil ako po ay isang guro at ayoko po kasing graduate sila nang wala po ako. So, chronic kidney disease, Doc. Ganun na po kalala yung sakit ko. Doc, manageable pa naman po yung pananakit ng sikmura ni Iris, ha? Mali ba lang nung isang araw, baka naman mali yung lab test results nyo. I'm sorry. The truth is, karaniwang tinuturing na silent disease ang sakit sa bato. Dahil maaaring wala kang nararamdaman na anumang sintomas. Pero ang hindi mo alam ay unti-unting nanghihina at nasisira na ang kidneys mo. Stage 5 na ang kondisyon mo. Kaya kailangan kong mag-undergo ka ng dialysis at kidney transplant. Stage 5, Doc? Doc, kalokohan naman ito. Tingnan mo tong girlfriend ko, ang bata pa niya. Maayos pa si Iris. Alam niyo, ulitin na lang natin yung lab test. Huwag niyo sabihin sa akin na walang pag-asa. Pwede pa yan eh. Bawin niyo, sinabi niyo, kahit ngayon mismo, gawin natin yung lab test. Philip! Huwag kang makinig sa kanya. Kaya natin to, ha? Nakasamla yung loob. Alagaan tayo nito. Di ba, Doc? Kahit ngayon mismo, itong araw mismo, gawin natin yung lab test. Sige na. Anak, nabasa ko sa internet na kailangan mo kumain ng mga superfood. So, ito yun. Ayan, o. So, kumpleto yan. Merong prutas, may ito, itong juice na to. May mga greens yan, siya, mga ano. Para sa... Ito, mansanas. Nay. Nay, malala na po yung sakit ko sa bato. Hindi na po nasasala ng mga bato ko yung dumi. Dumi sa dugo ko, Nay. Nay, ang kailangan ko, kidney donor. Kapag hindi po ako nakahanap, Nay, pwede ako mamatay. Anak, hindi ka mamamatay. Hindi yan mangyayari sa'yo. Kailangan mong lumaban. Makinig ka sa'kin, anak. Ha? Naintindihan mo? Hindi ka mamamatay. Hindi. Hindi. Ay, kailangan mo na ito. Ay, Zing. Wala po ba, Ana? Desperado silang naghahanap ng kidney donor na matched genetically kay Iris,
tatlong beses kada araw na sumasailalim si Irish sa tinatawag na peritoneal dialysis o pagsasala ng mga dumi at lason sa dugo na si Philip mismo ang gumagawa sa bahay. Sa loob ng tatlong taon, tuloy ang bumagsak ang katawan ni Irish at naisakripisyo rin ni Philip ang kanyang trabaho para lang maalagaan ang kanyang pinakamamahal na girlfriend. Hanggang sa... Sisimula na natin, ha? Mahal. Oh. Umasok ka na sa trabaho mo. Iwan mo na muna ako, please. Sobra-sobra na itong ginagawa mo sa akin. Mali ang iyan ako sa'yo. Mahal, maliit na bagay lang ito. At ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Kaya hindi kita susubukan. Maraming salamat, mahal. Pero paano kayo ng tatay mo? Hindi ba kayo nagtatalo dahil sa pag-aalaga mo sa akin? Paano mo nalaman to? Nakausap ko yung mga kapatid mo. Kaya nalaman ko na nagkakatampuhan kayo. Wala yun. Normal lang yun sa mga pamilya eh. Kaya huwag mo nang isipin yun. Hmm? Ang isipin mo kung paano kang gagaling. Hmm? Anak! Anak! Good news! Ang kapatid mo, si Maris, nag-decide na siya. Willing na siyang i-donate yung isa niyang kidney sa'yo. Oh. Anak! Talaga? Madudugtungan naman. Agad na sumailalim sa maraming laboratory tests ang kapatid ni Irish. At nang makumpirma na match genetically ito at pasado sa screening, naghanda silang dalawa para sa nalalapit na kidney transplant. Pero ilang linggo bago ang operasyon, isang masamang balita ang natanggap ni Irish na labis na ikinadurog ng kanyang puso. Hindi ko rin ina-expect na mabubuntis pala ako, Irish. Pasensya ka na, ha? Gustong-gusto kitang tulungan, kaya lang, baka mapano naman ang baby ko. Hindi na ako makakapag-donate ng kidney ko sa'yo, Irish. Pasensya na, huwag ka sanang magalit sa akin. Pasensya na talaga, Irish. Maris. Wala naman akong karapatang magalit sa'yo. Kasi ako yung may kailangan. Natatakot lang ako kasi naubusan ako ng oras eh. Gusto ko pong mabuhay para sa taong mahal ko. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong plano. Gusto ko pang bumuo ng sarili naming pamilya. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Pari sa'yo ako mamatay. Base po sa results ng medical at psychological test na ginawa sa members of your family, I regret to inform you that none of them are healthy to donate a kidney. Ha? Pero Doc, paano po nangyari yun? Eh, di ba po yung
yung mga kamag-anak ng pasyente ng donor, yun yung mas madaling makakuha ng successful na screening? Not necessarily po. Whether kamag-anak o hindi ang isang donor, ang importante ay compatible sa recipient ang kanyang blood at tissue type, maging ang kanyang tissue cross-matching. Additionally, there are also certain medical conditions kung saan ang isang individual ay hindi pwedeng maging kidney donor tulad ng hypertension or diabetes. Eh, Dok, paano nang gagawin namin? Dok, tingnan niyo po yung anak ko. Palala ng palala yung condition niya. Paano kung hindi kami makahanap ng donor? Ayoko mamatayan ng anak, Dok. Dok, parang awa niyo na, please. Gawin niyo yung lahat para iligtas ang anak ko. Please, Dok. The only way para maduktungan ang buhay ng anak niyo is for you to find a healthy donor. Dok, willing po ako maging donor. The only way para maduktungan ang buhay ng anak niyo is for you to find a healthy donor. Dok, willing po ako maging donor. Philip, sigurado ka ba sa sinasabi mo yan? Mahal. Mahal, paano na yung trabaho mo? Yung pamilya mo, sigurado akong magagalit sila, lalong-lalo na yung tatay mo. Mahal, wala na akong pakialam. Ang importante sa akin ay mabuhay ka. Dok, paano po ako magiging donor? First, we have to determine if you are a good match, lalo pat hindi ka naman blood-related o kamag-anak ng recipient, kailangan mong dumaan sa pagsusuri ng Board of Ethics para malaman kung qualified ka. Eh, ganun pa pala. Paano po kung hindi sila pumayag? If they arrive at that conclusion, wala tayong magagawa. Kahit pa ikaw ang pinaka-most willing donor, the decision of the board is final. Ano pala reaction mo, Iris, nung nag-offer si Philip na ibigay sa kayo yung isang kidney niya? Nagulat po ako na nasaya, na natakot. Ganun po yung naramdaman ko. Hindi po agad siya nag-sink in sa isipan at puso ko. Kasi po, biglaan po talaga. Ano yung mga umiira sa kaisipan mo nun? Between life and death po kasi. Oo. Buhay na po kasi yung pinag-uusapan dito eh. Pangalawa po, yung family ko, hindi ko alam kung paano nila makatatanggap yung decision ko na yun. Kasi mag-isa ko lang po siyang dinesisyon. Oo. Bakit nga ba yung ikinubli mo sa papa mo? Doc! Tulungan niyo kami! Sumasidok! Hindi na po sila sa iyo! Siya, tawagan na namin siya eh! Hindi na po! Magpakita na siya! Punta na natin siya! Ito ba? Mahal, mahal! Punta na tayo doon! Halika na! Halika na! Halika na! Ito, gusto mo? Muna lang po ako. Ay, salamat. Mahal, oh. Sama. Mahal. Sabi ni Doc, kailangan daw silipin ang ugat ng puso mo. Tapos yung blood pressure mo, mataas din. Kung hindi makuha yan sa gamot, baka maurong ang schedule ng transplant operation natin. Hindi na tayo naubusan ng problema, no? Si Nanay, kahit di siya nagkukwento sa akin, alam ko na hirap na rin siya sa paghahanap ng pera. Para sa gamot ko at para sa pambayad dito sa ospital. Pati ikaw, mahal.
Nawalan ka din ng trabaho na dahil sa akin. Mahal, paano kung sa kapila ng sakripisyo mo at sakripisyo ng pamilya ko, hindi maging successful yung kidney transplant? Paano kung mamatay ako? Mahal, pwede ba wag mo sabihin yan? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Malalagpasan natin to. Maniwala ka sa akin. Thank you, ah. Salamat. Matutuwa si Iris niyan. You know? Oo. Oh, maraming salamat sa suporta mo sa fundraising namin ni Iris, ah. Promise, makakabawi kami sa inyo. Kabawala yun. Sabihin ko rin yung ibang batchmates natin. Post ko sa social media para marami pang makatulong. Yung nga, no. Social media nga pala. Hindi ko naisip yun. Dalawang, sir. Ay, sige, sige. Dalawa Thank daw. Thank you. Eh, pati ito. Okay. Eh, sige. Yun. Ito po. Maraming salamat. Salamat. Ay, teka. Sukli nyo. Huwag na. Tulungan namin kay Irish yan. Thank you, ha. Salamat. Thank you. Tulungan si Irish dito. Thank you. Thank you. Grabe, ang dami na nating nabenta today. Oh, grabe. Ay, dadasal ko talaga na maging okay yung kidney transplant ng best friend ko. Konti na lang yan. Sana mabenta pa natin. Nak. Pa. Ano bang pumasok sa kokote mo, ha, Philip? Kung hindi ko pa kinulit ang mga kapatid mo, hindi ko malalaman ang katangahan mo mag-donate ng kidney mo. Pa, kahit kailan, hindi katangahan ang magligtas ng buhay ng taong mahal mo. Hindi ba katangahan ang mag-resign sa trabaho mo? At talagang ipapatapos mo ang bato mo dahil sa ibang tao? Hindi mo siya asawa. Girlfriend mo pa lang siya. Pero pa, mahal na mahal ko si Iris. Kaya ako 'to ginagawa para sa kanya. Paano yung sarili mo? Hindi mo mahal? Paano yung buhay mo malagay sa peligro? Paano ako makakasiguro na aalagaan ka ni Iris kapag nagkaroon ng abiriya ang operasyon nyo? Anak, ama mo ako. Oo, hindi ako naging perpektong ama, pero mahal kita. Anak kita, ayoko nadidihado ka. Pa, alam ko ang ginagawa ko. At para sa akin, ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Kaya please, huwag na kayo kumontra sa akin. Pwede? Kukontra ako hanggat gusto ko. Dahil nagmamalasakit ako bilang ama mo. Kaya hanggat di ba natutuloy ang kidney transplant niyo, hiwalay mo na si Iris. Walang mabuting magawa sa yung babaeng yan. Hindi ko siya iiwan. Kahit kailan, hindi ko siya bibitawan. Pa, huwag niyo ko itulad sa inyo na madaling sumuko. Anong pinagsasabi mo? Totoo naman, di ba? Sinukuan mo kami ni Mama. Yung buong pamilya natin. Batang-bata pa lang kami magkakapatid. Hating-hati na kami sa pagmamahalin nyo. Sa oras ninyo. Kapag kailangan namin kayo, nasaan kayo? Nandun kayo sa isang asawa nyo at sa iba nyong anak. Kahit kailan, hindi nyo kami magawang ipaglaban dahil may ibang pamilya kayo. Nataklak naman ako dito, di ba? Ano ba ginagawa niyo dito? Gusto niyo lang magpabayida. Bumalik na lang kayo sa original niyong pamilya dahil hindi niyo man talaga ako mahal. Anak. Anak, I'm sorry. Anak.
Nak! Nay. Nay. May problema po ba? Hindi, kasi yung mga ibang kapitbahay natin eh, hindi nagsasawa sa kakachismis. Sabi nila, hindi pa daw kayo kasi ni Philip pero inaabuso daw natin yung kabaitan niya. Sa tingin ba nila, mapipigilan natin si Philip kung gusto niya mag-donate ng kidney para sa'yo? Sobrang pagmamahal sa'yo ng boyfriend mo, anak. Bakit kasi ganun mag-isip ng mga ibang tao eh? Anay, hindi naman natin sila masisisi. Anak, pusang loob ang pagtulong sa'yo ni Philip. Tama naman po kayo, Nay. Pero hindi po ako obligasyon ni Philip. Lagi na lang po siya nagbibigay. Nagsasakripisyo. Ayoko naman po maging pabigat sa kanya. Mahal! Mahal! Uy! Ano ba dyan? Nilalagnat ka! Ako na magpapainom ng gamot sa'yo. Huwag na! Kaya ako uminom mag-isa. Mahal, nag-chills ka pa. O ako na. Hindi mo kaya to. Kaya ko! Mahal! Ano ba? Huwag ka na makulit. Sinabi na kaya ko eh! Mahal? Bakit ka nagkagalit sa akin? Ayaw mo bang tinutulungan kita? Kasi ayokong maging unfair sa'yo. Buong buhay mo, binigay mo na sa'kin. Hindi mo deserve na mawalan ng trabaho. Ng mga opportunities. Na masira yung relasyon mo sa tatay mo nang dahil sa pagmamahal mo sa'kin. Hindi ako karapat-dapat sa pagsasakripisyo ang ginagawa mo. Hiya-hiya na ako hindi lang sa'yo, kundi pati sa sarili ko kasi hinihila na kita pababa. Mahal, hindi naman totoo yan. Pero yun yung nararamdaman ko. Kaya please, please, iwanan mo na ako. Sige, iwanan mo na ako. Kasi hindi mo ako responsibilidad. Hindi mo ako responsibilidad. Ano sabihin niya, ma'am? Sige na, maghiwalay na tayo. Huwag mo katotohan sa sinabi mo. Huwag mo sabihin niya, mahal kita. Maghiwalay na tayo. Iwanan mo na ako. Iwan mo na ako. Iwanan mo na ako. Mahal. Ngayon pa ba tayo susuko, ha? Ang dami na natin pinagdaanan, oh. No?
Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo noon? Ha? Nung niligawan kita. Sinabi ko sa iyo noon, kapag mahal mo ang isang tao, kahit buong buhay mo kaya mo ibigay sa kanya. Mahal lahat na meron ako ay binibigay ko sa iyo dahil mahal kita. At na-realize ko na hindi lang pala buhay pati puso. Kanunawa lahat-lahat. Kaya isakripisyo dahil hinamahal ka ng isang tao. Raya! Kaya please, huwag mo sabihin sa akin na pambigat ka dahil... Yun lang ang nagpapasaya sa akin. Hayaan mo lang ako pagsilbihan ka at mahalin ka. Dahil yun lang ang gusto ko. Gusto ko lang mahalin ka. Dahil sa wagas na pagmamahalan ni na Irish at Philip, nalagpasan nila ang mga hamon na dumating sa buhay nila. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay nila. Mahal. Mahal. Ano ka ba, mahal? Sabi ni Doc, mga dalawa hanggang tatlong oras ang daw yung surgery, tapos yung recovery mo, mga 4 to 6 weeks lang. Kaya tiwala lang, ha? Kayang-kaya natin to. Ay, siya nga pala, Philip. Po. Yung papa mo yung nag-arkila ng sundo natin ngayon. Para daw may matulong daw siya sa inyong dalawa ni Irish. Talaga po? Oh, pa. Anak. Hanga ako sa gagawin mo para sa pinakamamahal mo. Napatawad mo na ba ako? Oo naman pa. Kalimutan na natin yun. Okay na tayo. Tara. Tara. Oh. Halika na. Halika. Ready ka na, mahal? Halika na. Di nawawalan ng pag-asa, kailan may di susuko. Di natitinag ng pagsubok, nasaan man sa mundo. Bumahaman o bumagyo, iti ay di naglalaho. Kakayaring umangon sa hirap muli aako. Di ka sumong tapang noon pa man. Inaapi ka man sa huli lalaban. Magtatampay saan pa man. Yan ang Pinoy magpakailanman. Pusong Pinoy magpakailanman. Bawal kiligin. Oo, mahal. For 12 years na. 12 years. Happy 12th anniversary, mahal.
happy 12th anniversary, ma'am. And thank you. Dahil sa pagmamahal mo sa akin, buhay pa rin ako. Dahil sa pagsasakripisyo mo sa akin, kahit kailan di na ako mag-iisa. Kasi kahit saan ako mapunta, parte ka na ng buhay ko. Mahal. My life. My soul. And my kidney. Everything belongs to you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal na kita. Anong sinabi niyo sa isa't isa? Pwede bang malaman? After the operation. Gusto ko po siya yakapin, pero hindi ko magawa kasi po, bawal nga po dahil prone for infection po, kamababa po yung immune system ko that time. So gusto kong sabihin sa kanya na how thankful I am dahil sa ginawa mong pag-donate ng kidney. Nandito ako ngayon sa harapan mo, humihinga pa ako. Masasabi niyo ba na itong pinagdaanan ninyo, lalo pang nagpatibay sa inyong pagtitingin ng dalawa? Philip? Sobrang po akong na-bless talaga sa aming dalawa. Naging center po si Lord sa amin. At saka patuloy po kami kasi talaga nagdadasal sa araw-araw pagka may gusto kaming mangyari sa mga gagawin namin. Meron ka bang nais na sabihin kay Philip na hindi mo pa nasasabi sa kanya? Philip, gusto ko lang sabihin sa iyo na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng napaka-special na lalaki na siyang magiging dahilan upang madugtungan ang aking buhay. I love you so much, Philip, and thank you so much. I think that deserves a reply. Ingatan mo yung kidney na binigay ko. At the same time, sana magpatuloy lang tayo. Hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa future natin na maging baby. Nais ko lang sabihin sa inyong dalawa, alam nyo, napakasarap dalawang taong nagmamahalan. At yung tunay na pagmamahal, damandama ko rin sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat sa inyo, ha? And good luck! Good luck on your wedding next year. Thank you. Thank you so much and God bless you. In sickness and in health, till death do us part. Iyan ang sinumpaan ng dalawang ikinakasal, di po ba? Pero sa kaso ni na Philip at Irish, hindi pa man sila formal na ikinakasal, inapatunayan na nila ang sumpaang ito sa isa't isa. Sa aking mga kamillennials dyan, naway lahat tayo, sana all, makatagpo ng ganitong kalalim at katotoong pagmamahal mula sa isang nilalang. At yung walang ipinagkakait, yung bang binibigay ang lahat, hindi lang puso, hindi lang kaluluwa. At kung siya ay inyo nang natagpuan at kapiling nyo ngayon, mag-I love you nga kahit isang beses at isang kiss naman dyan. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil ito ay napakagandang blessing. Ngayon, bukas at magpakailanman. Tatagumpay saan pa man, yan ang Pinoy.